Dadaan muna kami doon sa office nila, ma'am, para check out doon kung ano yung mga possible na malagyan natin ng decoration. Pagkatapos nun, pumunta ulit tayo Divisoria para bilhin yung mga kulang sa taas. Okay, sana matapos natin agad to para makauwi din ako agad sa Batangas. Pang dalawang araw ko na dito, guys. Dito na ako nakatulog. At medyo madami tayong ginawa kahapon. So, nag-Divisoria tayo din. Nakauwi kami dito ng alas 3. And yan yung mga nagawa ko. Yes, sir. Ayan guys, nandito na kami. So, check natin sa office. Business namin to. Wow, oh, grabe ka. Yung sinasabi, ha? Okay, ganun lang na ako. Ayan. So, yan guys, nandito na. Ito yung business nila, ma'am. Nagulat din ako. Hindi ko expect na ang laki ka palang company. Ayan. Papasok po. Hey, ma'am. Good morning. So, yan guys, nandito na ako sa office nila, ma'am. Ah, okay po. Ito guys, open na open to mga glass lang. Hinihintan na yung ma'am na mapalagyan ng Christmas decoration. At batcha challenge naman tayo kasi first time kong maglagay sa malaking glass. Ayan, sa wall na yan. Ayan, open na open kita yung labas. Guys, yan, nagugulat ako sa nangyayari. Kasi hindi na yung ma'am nasha-share sa akin. Ang tagal namin nagkukwentuhan, nagsha-share ng mga business. Ayan, ganito pala kalaki yung store nila, ma'am, ng mga tiles. Kung gusto nyong mag-visit dito, guys, at malapit lang kayo dito sa 1st and 2nd Avenue dito sa Caloocan, yung location nila, ma'am, ay malapit sa Baliwag Terminal. So, kumpleto, guys, dito kung kayo nagpaparenovate or kailangan nyong magkabit na agad ng mga tiles katulad nyan. So, ang dami ditong available at mapapansin nyo yan hanggang doon sa dulo. Kumpletong-kumpleto. Actually, first time ko nagka-Caloocan mag-decor ng Christmas decoration. So, nakakatuwa lang. At thank you talaga kay YouTube kasi nadagdagan yung ating mga racket. At update ko kayo mamaya, guys. Panggit ni ma'am ka, dadaan tayo dun sa 168. Bahala na kung sa Divisoria Mall or kung saan man dun. So, update ko na lang kayo mamaya ulit. Guys, bumaba kami sa may Tutubanos, mabilis mag-park dun. Mas accessible dun. Kapag ka dun kayo nag-park, okay na okay dun. Safe naman lahat. So, ang plano namin, punta muna kami ng 168. Check namin doon kung may mga mas okay kaming mabili doon ng mga lights kasi meron kaming ibang lalagyan aside doon sa veranda sa taas. Check namin doon kung meron tayong ibang klaseng mabili doon na Christmas lights. So yan, dito na kami sa may 168 sa second floor. So pagpasok nyo, meron tayong makikita dito sa right side. And meron din dito. Ma'am, din tayo sa kabila, ma'am. Mas madaming assortment. Ayan guys, ito yung kanilang mga pasilyo. So unahin natin dito sa may pasilyo 2303. Mas mura. Ganito rin yung mga nakuha natin. So ito guys. Kung gusto niyo yung Christmas light, ate magkano dito? Sa LED? 250 guys, indoor-outdoor na yan, yung mga ganyan. Straight lang ito. Magkano natin yung curtain? Sa ganyan, 1,000 hanggang 950. 1,000 pesos. Oh, hanggang 950 makukuha niyo din. Then we have spotlight, yung mga gatong usong-uso ngayon. Kung gusto niyo ng ganyang klase ng Christmas light, yeah, pang background din, pagka mahilig kayo mag-live stream, pwedeng-pwede na yan. Ito pa yung ibang nilang klase ng ilaw. 2127. Clear lang. So, magkano po yung outdoor? Ah, pares lang po ba sila ng ano? Outdoor and indoor na rin po. Pwede na yan gamitin. Magkano po yung straight lang? Yun. May 150, may 180, may 600, meron po 80. Curtain po 400. Ay, yung mga ganito, frosted ang kulay. Standard po yung haba nun? Depende po kung ano, kasi ang lapad, merong 5 meters, merong 8 meters. Ah. So, 8 meters po kasi namin, 1 meter yung baksa. Ngayon, kung yung sa 5 meters, alternate po yung hangin. So, isang kinuha namin yung 400 plus na ganito, curtain, para lalagay sa gate. Tapos ito, medyo mababa yung price dito guys. Nakuha namin ito ng 180 plus. So, tingnan natin kung magdi-discount pa tayo dyan. So, ito yung kakabit natin sa veranda. Indoor-outdoor na rin ito na pwedeng gamitin. So, ngayon, mas makamura tayo dyan. Ayan, kung gusto niyo guys mag-visit dito, 2127, yan yung kanilang pasilyo. So, meron din sila mga balls, may Christmas decoration, may mga ganyang ornaments, may berries. Tapos, meron mga naka-rolled na Christmas light. 400, ano nga ito?
400 pesos. May tawa sa ate pag madami ko kunin. Kung marami po. Sige. Ito guys, kung ganito yung hanap yung balls, medyo malaki na rin siya. Ang price niya ay 650 pesos. Madami na. Tapos kung gusto niya ito, yung tigpi 380 pesos, pero makukuha niyo yan ng 350 pesos. 20 pieces ang balls? 20. Ah, okay. So yun guys, ang laman pala nung 20 pieces. Dito, dati namin price talaga nito 180. Inano namin siya ng 150, ngayon po, ang ano namin, 120. Tapos yung power supply niyo po, wise, 150. Sige. Ano, anong suma nito? Depende po kung ilang metro, tapos nito po ay ito. Ito na yung kukunan namin, 100. Okay. 100 pesos ang wholesale. So, kumuha kami ng 10 pieces dyan para doon sa iba't ibang part doon sa bahay at saka sa gate na lalagyan natin. At magkano po yung ganito? Yan, isang box. 100 wholesale guys. Kung gusto nyo ng ganito, yung may ganyan, may berries, may apple, may pine cone. So, 100 pesos kapag wholesale. Kapag ganito, at magkano yung purpose nitong pick? Yan sa wholesale 400, pag retail 50 pesos. Yun guys. Then, ito isang klase din na peaks. So, ano lang siya, berries with apple. So, ganun din yung price nito. Dito, 180 per dozen. 180 per dozen guys. Kasi katulad ng siguro, ito magkano yung friend? Pareho lang. Dito, 380, 280, 180. Yan, 380, 280 guys yung ganung tela. Tapos ito, yung 180 guys. So, 12-12 yung usapan din guys kung gusto niya ng ganyan. So, ito guys, kung gusto niya ng ganito klase, maganda na yung quality nito. May wire, tapos tela na rin siya. Ganyan yung details. 500 pesos nyo ma-wholesale kung 12 pieces nyo makukuha. Bali, 500 pesos. Kung retail, 50 pesos each. Ayan guys. Guys, kung kailangan nyo ng gantong lights na corolled, medyo mahaba yan talaga kasi ano, mapapansin nyo sobrang kapal. Makukuha nyo ng 800 pesos kapag wholesale. Yan. May controller din guys. Oh. Yan. So yun guys, kukuha rin kami nito para sa may guardhouse. Sa pang ikot doon sa mga halaman, 2,000 magkano yun tayo yung price niya original? 2,200, makukuha natin ng 1,800 pesos. 100 meters guys, sobrang haba nun para kung ilalagay nyo sa mga halaman, tamang-tama yan. So yan, meron siyang ganito, clear white, merong blue, merong assorted color or multicolor. Tapos merong transparent na wire na ganito yung ano, ganito yung bulb. Yun, merong warm white. So mamimili kayo dyan kung ano yung gusto nyong kulay ng bulb. So naghanap kayo ng ganyan kahabang Christmas light. Curtain lights guys, tatanong natin kung magkano yung price. Ayan. Sobrang haba. May multicolor, warm white, ganito. So ate, magkano po yung ganito? Yan, 700. Oh, 750 makukuha natin yan ng 600 pesos. Okay. So yun guys, may pang outdoor din yung mga cherry blossom na Christmas light. 1,800 makukuha nyo siya ng 1,500 pesos. Makukuha nyo siya ng 3,000 pesos. May iba't ibang kulay ito guys, makakapili rin kayo. Ito naman guys, sobrang taas nito. I think 6 feet or 7 feet ito guys. Makukuha nyo yan ng 4,000 pesos. Guys, dito kami sa Tutuban Mall. So new endings tayo and mag-expect na kayo na hindi tayo magbabalag doon. So napakita ko lang sa inyo na mabilisan yung makukuha natin. And nakita nyo naman siya kahapon kasi na yung mga pinamili natin pero mag-add lang tayo. So yan, galing nga kami sa 168. Ang dami namin ang pamili na hindi namin plano sana bumili doon ng mga ibang ornaments. Pero dahil may nakita kaming mas mababa, yun din yung advantage kapag nag-iikot-ikot. Sobrang daming makikita na mas mababa pala doon sa ina-expect natin. Sir, ano yun, sir? Vlog ko, vlog. Sir, pasensya na po. Kailangan natin ng permit na makakuha. Ipaki-ano, sir, pakipatay muna dito. Nandito kami sa KFC. So, dito kami magla-lunch kasi mag-aalauna na. So, pero na-clear na namin lahat. Nakuha na namin yung mga kulang na ornaments para din sa veranda. At saka yung additional decoration para sa office nila, ma'am. So, ayan, nag-order lang muna. Di ba? So, dito na tayo kakain para pagdating dun sa office kung saan magde-decor tayo, dire-diretso na yung gagawin natin.
Guys, nandito kami sa office ni Ma'am. Bali, nalagay na ako dyan. So, na medyo nakakurus na ako dyan. So, mapapansin nyo, medyo nakalutang siya dyan sa glass. Gumamit ako ng nylon. So, ito guys. Dalawang ginamit kong garland dito para makapal yung outcome ng ating garland. Gumamit ako ng ganitong berries. Guys, mabilisan lang kasi 1 hour lang yung oras ko sa pagde-decor dito. So, time lapse ko na lang ulit kayo. Bigyan ko kayo ng update mamaya. So yun guys, nandito na ako sa veranda. Actually dito sa taas, dalawang veranda yung lalagyan natin. Pero kanina pa ako nag-start dito. Nakarating kami dito sa bahay from Divisoria. Nagkalokan pa kami, nag-decor pa ako dun. Nakita nyo naman kanina sa clip. Nag-decor pa ako dun sa office nila ma'am, dun sa may glass. So ngayon, nandito na ako. Natapos na ako dun sa kabila. Hindi ko na kayo nasama pero papakita ko yun sa inyo. Pero nandito na yung aking garland para dito sa isang veranda. Ay makikita nyo guys, ito yung sa second floor. Kasama ko kayo dyan mamaya, magde-decor tayo dun sa gate. Simple lang dun kasi balls lang yung lalagay natin na nasa garland. So ngayon, isasama ko kayo dun sa na-decor ko dito sa kabilang veranda. So yan, decor ko na siya. So bukas ko na lang ipapakita sa inyo guys yung outcome para mas ma-appreciate nyo yung design kasi ngayon medyo madilim na tapos hindi buhay yung Christmas light. Hindi ko rin expect ulit na dito ulit ako makakatulog kasi nga medyo nadagdagan yung ating gawain sa office. Hindi ko expect magde-decor din doon kasi pinacheck lang ni ma'am tapos nakapag-decide kami na malagyan doon. Makuha ko na lahat ng ornaments, bali nandito na yung mga gagamitin natin pero hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano ko ito gagawin kasi medyo madilim na. Hindi nyo rin makikita kung paano ko po ina-attach. Bigyan ko na lang kayo ng update pag natapos na to. So yun guys, yung mga natapos natin nung isang gabi tapos itong dalawang veranda sa taas natapos na rin natin. Guys, kung mapapansin nyo, meron din akong ginawa dyan. Ito yung Christmas tree dyan sa main door. Tapos na yung sa veranda. Natapos na rin natin. Ngayon nandito ako sa gate. Garland din siya pero simple lang din yung ilalagay natin dito. More on balls lang at saka sa mga ribbon. So papakita ko sa inyo kung paano kayo kakabit dito kahit medyo madilim. Ayan guys, yung natapos natin. Okay na yan. Left and right. So, ang ginawa ko dyan, nakalawit lang yung... May binili kaming curtain light kanina sa Divisoria. Yan yung, yung kinabit natin. Ayan, makikita nyo. Hindi pa lang namin mapagana ngayon kasi bukas pa ng maga duty yung marunong magkabit ng extension dito sa
right side at saka dun sa left. Sa left okay na, pero kapos pa rin yung pansaksak nung ano, nung Christmas light. So dadagdagan pa yan. Guys lang yung aking nagawa diyan. Ako sila hindi ganyan yung plano ko. Gagamit sana ako ng wire. But suddenly yung mga ano, yung mga pinagkakabitan ng tali dun sa balls, hindi pwedeng nating ano lalahin dun sa kawad, natatanggal. Masyadong matigas yung kawad at hindi masyadong fix yung pagkakakabit dyan sa nilalagyan ng tali ng bawat balls. The next day. Hey guys, good morning! So ito na yung natapos natin kagabi. Hindi ko na napakita sa inyo ng maayos kagabi dahil medyo madilim na yung ginawa kong design guys, kasi naulan nandito tapos direkta sa araw. So hindi natin kailangan gumamit ng kahit anong ornaments, even yung poinsettia. Bigyan ko kayo ng update sa mga natapos natin sa loob ng bahay nila, ma'am. Ito lang yung ginawa ko dyan sa veranda sa second floor. So ayan guys, yung ating natapos sa veranda. Tapos dito sa part ng main door, meron din ako ditong ginawang medyo mahabang swag. Ayan, sa pinto. Medyo malaki kasi yung pinto, so ginawan ko na lang ng paraan para mas medyo maging broad at saka mahaba yung garland. Ayan, dalawang bintana dito sa harapan. Pakita ko sa inyo yung very simple dito na kinabit kong ano, L-type lang na garland. Ganyan siya para ma-visualize nyo. Ano lang siya, hindi siya buo talaga kasi itong part ng gitna ng gate na bubuksan yan. Kasi ito yung focal lang dyan sa ano, second floor. Lahat yan guys ay may Christmas light. Tapos papakita ko sa inyo guys yung sa loob ng bahay. Dito naman guys, yung Christmas tree, as usual yung ginawa natin Christmas tree na 8 feet. Ayan, ang toppings ko yung landing silver. Yan yung mga binili natin nung first day dun sa Divisoria. Tapos, hi mga, good morning. Nag-update na ako. Ito guys, medyo malapad din na swag. Ito yung una kong ginawa nung unang nag-Divisoria tayo. So, okay naman, nag-complement naman lahat ng ginamit nating ornaments. Tapos dito sa stairs, nag-focal lang din ako dito sa parting baba. Ayan, pababa siya na ganyan. Tapos dito may focal din sa may hawakan dito sa gitna. Hanggang dun yan sa taas guys. Hanggang dun. Tapos ito yung natapos ko kagabi. Nag-focal na lang ako dito sa may parting sulo. Maraming maraming salamat ulit sa pagsama sa ating journey sa pagde-decor dito. This is the first time nag-decor ako dito sa Caloocan. Worth it lahat naman. Say hey sa vlog. Hello! What's your name? Cyrus. Si Cyrus. Ang bibi ni Ma'am Tessa. Hanggang dito lang guys ha. Maraming maraming salamat ulit. At kung bago ka dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at hit the notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago tayong videos. Ingat, bye-bye, God bless.